Hi, magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan Batang Maynila to. It's ito, pag-usapan natin. May paririnig ako sa inyo, tapos pag-usapan natin, ha? Okay. Teka. Ayan. Magpapaba ako ng ordinansa sa lahat ng mga public schools na nasa loob ng lungsod ko. Ipagpapawal ko para sa mga gulo. Bawal tumawag ng estudyante na sa recitation na hindi naman nagtataas ng kamay. Ang hindi naman nagtataas ng kamay kasi nakaka-battery pa, diba? Mag-recitation, yung teacher magtatanong, may mga magtataas ng kamay, pero ang tatawagin yung hindi nagtataas ng kamay. Yung nagtatawag, yung nagpapasimple. Yung mainit ang ulo yung teacher. Bakit yung magtatanong dun sa estudyanteng hindi nga alam ang sagot tapos magagalit ka? Correct! Kaya nga hindi siya nagtataas ng kamay kasi hindi niya alam. Kung hindi niya alam, sabihin mo na lang. Diba? O kaya ipasabi mo ang tamang sagot sa nakakaalam. Kasi nakaka-frustrate din yun, ha? Yung taas ka ng taas ng kamay tapos hindi ka pinipili. Hayaan mo siyang matuto doon sa kaalaman nung nagtaas ng kamay. Sa context sa mental health ng estudyante yan eh. Kasi mapapahiya ka eh. Yung natawag ka, tapos di mo alam ang sagot, tapos mapapahiya ka. Bibitbitin nila yan. Diba? Kaya pagpapawal ko ang pagtawag sa mga hindi naman nagtataas ng kamay. Kasi ipagpapawal ko din na mag-exam ang mga nakapag-review. Lahat ng estudyante nakakapag-review. May mga mag-aaral na gusto rin magilang mag-aaral lang maayos, ngunit hindi maayos ang kanilang pamumuhay. Wala silang kuryente sa bahay, wala silang wifi, walang pambili ng libro, hindi sila nakakapag-review. Gusto rin manila, hindi nila kasalanan dahil sila ay biktima. Kung isasabak mo sa eksaminasyon ang mga mag-aaral na hindi nakapag-review kasabay ng mga nakapag-review, dihadong-dihado naman sila. Kaya pag sabasap, yung mga hindi nakapag-review, sabay-sabay sila mag-exam, equal footing, walang discrimination. Yung nakapag-review, hindi kayo kasali, masyado kayong mayayabang. Sa school, lahat talaga yung mga nakareview at mag-review ang yayabang. Kaya alam nila hindi nag-review pero perfect pa rin. Yes. Yung mga hindi nag-review pero perfect pa rin, yung talagang mahuhusay. Kasi yung talagang inalagaan ng mga magulang para makain na makakain ng sapat na carrots at tumulong. Okay, so yan po yung sinabi ni Vice Ganda. Sabi ni Vice Ganda, ipagbabawal na raw yung pagtawag ng mga teacher doon sa mga estudyanteng hindi nagtataas ng kamay. Kasi di ba pag recitation nga naman, pag nagtanong yung teacher, yung nakakaalam ng sagot, yung magtataas ng kamay. At yung syempre, yung hindi nakakaalam ng sagot, hindi yan magtataas ng kamay. Pero minsan daw ginagawa ng mga teacher, tinatawag yung mga hindi nagtaas ng kamay. Kaya nga hindi nagtaas ng kamay yan kasi nga hindi alam yung sagot. Di ba? So, ang nangyayari daw kasi pag ganun, kapag tinawag ng teacher yung hindi nagtataas ng kamay, parang lumalabas, pinapahiya niya yung estudyante. Kaya sabi niya, kapag siya ay naging your meme, ipagbabawal niya yon yung pagtawag sa mga estudyanteng hindi nagtataas ng kamay. At dahil dyan, merong nagbigay ng open letter ngayon kay Vice Ganda. Yung hindi, kumbaga hindi sumang-ayon, etong isang guro. Sabi niya, before you preach, research. Sinabihan si Vice Ganda, bago ka magkukuda, bago ka magpupuputak dyan, mag-research ka muna. Kasi ayon dito sa teacher, meron daw silang yung pagtawag daw sa mga estudyante na hindi nagtataas ng kamay, hindi raw yan mali at hindi magiging mali. Sabi niya, ito, gusto kong sabihin sa iyo, Vice Ganda, merong technique, ang tawag daw dyan ay yung cold calling. I-develop yan daw ni Limov. At makikita raw yan sa kanyang libro na Teach Like a Champion. Ito raw ay epektibong estratehiya na nagke-create ng expectation sa lahat ng mga estudyante. Tinatagalog ko lang po para maintindihan natin. Yung technique na yon ay nagke-create ng expectation para lahat ng estudyante ay maging handa na sumagot sa kahit anong katanungan. O yan. At ito daw technique na ito ay proven to promote attention, engagement, and participation. Kumbaga yung technique na yon, nakakatulong yan sa mga estudyante para maging attentive sila at mag-participate. Kasi tama naman yung guro di ba? Tama naman yung guro ko nga magpa-participate lang sa recitation ay yung mga taas lang ng kamay
na usually, siguro naman nag-aral tayo, may mga estudyante talagang masipag mag-aral at talagang taas ng kamayan. So kung ganun ang gagawin ng teacher na lahat ng tatawagin niya, yun lang taas ng kamay, di wala eh. Kumbaga, konti lang ang magpa-participate sa kanyang klase. So ito raw ano na to, ito raw estratehiya na to, itong technique na cold calling, eh talagang nakaka-encourage ito para mag-isip yung ating mga estudyante, mag-aral na mabuti, at hindi daw ito ginawa para mangpahiya ng estudyante. Kasi sabi ni Vice Ganda, ganun eh ha. So, hindi raw, and never, we hold students accountable, which I think is crucial in developing the responsibility for their own learning. O yan. Kaya sabi ng teacher, Vice, kaya ang daming mga bata ngayon na kulang sa accountability o pananagutan. Ha? Dapat turuan natin ang ating mga kabataan na maging handa sa mga hamon ng buhay at maaring simulan ito sa loob ng silid-aralan. Hindi pagpapahiya ang tawag dyan, kundi paghahanda. Maging aral din sana ito sa iyo na bago ka maglahad ng iyong kuro-kuro, ay dapat munang alamin mo kung may kabuluhan ba ito. Ha? Never invalidate others' action. Unless otherwise you have made thorough research. Actually, pwede ka rin maging guro. You have a huge social media following. Use it wisely. Huwag lang kuda ng kuda. Ika nga, before you preach, research. O yun lang, nagmamahalis ang guro na tinatawag pa rin ang mga hindi nag-raise ng hands sa klase. So yun yung, ano, yung open letter. At marami po dito sa ano, kung mababasa po natin itong ang mga comment dito sa post, dito sa open letter, ay talaga ng mga marami pong nag-agree sa sinabi ng guro. At nakarating po ito kay Vice Ganda, at ito, sumagot itong si Vice Ganda. Ito yung ano, babasahin ko yung ano, yung sagot ni Vice Ganda. Okay? Ito. Sagot sa gurong umalma sa sinabi ni Vice tungkol sa mga gurong namamahiya umano na mga estudyanteng hindi makasagot sa recitation. Ito yung sabi ni Vice Ganda bilang sagot dun sa open letter ng isang guro. Sabi niya, tama naman po ang karamihan sa mga sinabi nyo. Matalino po ang pagkakalahad ninyo ng argumento nyo. Mukhang alam na alam po ninyo ang mga sinasabi nyo. Hanga po ako. Yun nga lang po, at baka di nyo alam na ang Your Meme ay isang running joke. Lahat po ng sinasabi ni Your Meme ay mali. Si Your Meme ay isang huwad at magnanakaw na politiko. Isa siyang maling tao. Sana po hindi nyo siya siniseryoso. Kahanga-hanga po ang matalino at maalam. Pero okay din po ang may sense of humor paminsan-minsan. O yan po yung ano, yung sagot ni Vice Ganda. So yun yung nangyari. Yun yung nangyari. Parang meme lang yung pinalabas si Vice Ganda. Hindi seryosohan, kumbaga biruan lang. Pero ang ano lang dun kasi, mga kaibigan, misa kasi yung mga birong ganun, na lalong-lalo na pagkasabi niya, parang seryoso siya, nami-misinterpret ng tao na parang totoo yung sinasabi niya. So siguro na kaya nakita nung isang guro, teka, mali ata sinasabi na ito. Kaya ang ginawa niya, nag-open letter siya bilang sagot sa sinabi ni Vice Ganda. E syempre, may palusot si Vice Ganda, na ano nga lang yun, na kumbaga in character. Kumbaga, sabi nga niya, yung Your Meme raw, ay ano, isang huwad at magnanakaw na politiko. Isang maling tao at sana hindi sinuseryoso. So, yun mga kaibigan, yung nangyari sa sagutan na itong isang guro at ni Vice Ganda. Pero alam nyo mga kaibigan, kasi sa totoo lang, lalong-lalo na sa social media, napakahirap po magsalita. Isang mali mo lang, ang daming makakapansin. Diba? So siguro susunod, kahit biro, dapat maging responsable tayo sa sinasabi natin. Kasi yung mga bata maniniwala doon sa sabi ni Vice Ganda eh. Di ba? Kaya tumantawa yung mga estudyante. Biruin mo. Kapag hindi sila nagtaas ng kamay, hindi tatawagin. Di marami na hindi mag-aaral yan. Kasi alam nila hindi sila tatawagin. Di ba? So dapat hindi maging issue yun. Kaya dapat kayo sa mga estudyante, mag-aaral kayo mabuti. Yung pag-aaral hindi naman para sa teacher yan. Para sa inyo yan, para sa kinabukasan nyo yan, di ba? Pinag-aaral kayo na magulang ninyo. So, hindi porke hindi na kayo tatawagin, pag di kayo nagtaas ng kamay, okay na sa inyo, wag. Mag-aaral kayo mabuti. Ha? Para pag tinanong kayo ng teacher, kahit hindi kayo nagtaas ng kamay, alam nyo sasagot nyo. Di ba?
mas maganda yun. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, mali yan ang pala.